Hello everyone, my name is Angelo P. Corbillon and welcome to my YouTube channel, Mr. Corby. This video is about COT1, Teacher's Observation for New Normal. Sa ating COT, ito yung ating rating sheet at kailangan makita ang mga sumusunod na indicators sa ating observation. Number 1, apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. For example, sa akin, ang subject na tinuturo ko ay TLE Housekeeping Exploratory Grade 7 na may kasamang drafting. Next, number 2, plan and deliver teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, including geographic isolation, chronic illness, displacement due to armed conflict, urban resettlement or disasters, child abuse, and child labor practices. Sa aking COT, kinonsider ko yung mga learners with difficult circumstances. Kaya sa akin, nag-Google Meet ako at the same time, nag-classroom messenger din para walang maiwan sa aking online class. And number 3, select, develop, organize, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT to address learning goals. Ipinakita ko naman dito kung paano mag-download ng YouTube video sa laptop sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan. Ito yung ating ICT integration. At ngayon, simulan na natin ang ating observation. Any volunteer, mga anak? Neil? Nandiyan ka ba, Neil Bryan? Yes, please lead the prayer. And the Holy Spirit, amen. Kabayan niyo po kami sa aming Google Meet. Sana po maging maayos lahat. Sundin niyo po kami. At maging maayos lahat. Sana umayos pa. Amen, salamat. Amen. Amen. Thank you very much for your prayer. And good morning. Good morning po. Good morning po. Okay, for your attendance, write your full name at the chat box. Our topic for today, ito yung competency natin. Read and interpret diagrams, layouts, and plans. So, magiging lesson natin ngayon ay yung read and interpret alphabet of lines. Section with housekeeping, ang topic natin ngayon ay alphabet of lines. So, malalaman natin yan. And, here are our objectives. So, please read, anyone? Pwede bang basahin, mga anak? O, sige, Neil. Nagtaas ng kamay si Neil. Number one po, sir. Yes. Basahin mo, 1, 2, 3. Discuss the alphabet of lines, diagram, and layouts. Draw the part and fraction of rooms of the house layout, layouts, and plans. Thank you very much, Neil. So, malalaman natin ngayon ang alphabet of lines. Magdo-drawing tayo ng rooms natin dahil housekeeping tayo, yung area natin, kunyari kitchen area at yung mga iba't ibang area natin, dining area, bedroom area, lalagyan natin ng layout at i-apply natin yung alphabet of lines. Sa mga hindi pa nakapagpasa na mga output nila, pwede pa rin kayo magpasa. Consideration para sa mga mahina ang wifi at sa mga nagpaalam sa akin, yung mga nagkasakit. Yan. At para sa kaalaman din ng lahat, kasalukuyan natin ginagamit ngayon ang Google Meet at ang Classroom Messenger para lahat ay makaka-attend pa rin ng klase. Ayan. So, walang maiiwan. Okay, let's proceed. I will present to you my video lesson about alphabet of lines. So, ito siya. Cutting plain line. It is used to indicate where the imaginary cut is made through the object. At yung nasa bandang baba, yan ang ating cutting plain line. For example, meron tayong box at yung ating cutting plain line ay nasa bandang gitna. Ito yung nagpapakita ng imaginary cut line. Hidden line, a line to show edges, surfaces, and which cannot be seen. For example, meron ulit tayong box at para ma-identify natin ang mga surfaces na hindi natin nakikita, lalagyan natin ang hidden line para ma-identify natin ang mga ito.
Short and long brake line. It is used to show the cutaway view of an object. Ito naman ang example ng ating short and long brake line. Section line are used to indicate that there is a material when a part of an object is cut away. For example, meron tayong object na circle at para ma-identify natin na nakat ang parting ito, lalagyan natin ng mga section line. Leader line are used to show notes, label, or information. At yan naman sa bandang baba, ang example ng leader line. At ginagamit ang leader line para ma-identify kung ano yung tinuturo ng arrow. Dimension line. Light thin lines used to show the sizes of the object. Extension line. Lights start about 1 over 16 inches from visible or object line. The dimension line is broken near the center for the dimension. Center line is a broken line made of alternating short and long dashes. It is used to show the center of an object. At ito naman ang ating center line na nakikita nyo sa bandang baba. At ginagamit ang center line para maipakita ang middle part ng isang object. Ilaw ba sa inyo yung video natin? Napanood nyo ba na maayos? Wala bang mga interruption, mga anak? Okay naman. So, sige. Balik tayo dito. Any question about the video na napanood nyo? Let's proceed to the next. I will share to you the quick and easy way on how to download video from YouTube. Number one, go to your browser and search for the video you want to download using the YouTube search engine. And number two, click on the video to play it. And number three, go to the video URL and add SS. Small letter lang. Or the youtube.com. And click enter. You will be directed to the another page where you will save the video. So, paano ba gawin to? Ito yung ating, narinig nyo pa ba ako mga anak? Ito yung steps sa binasa natin kung paano mag-download ng YouTube video. Ito nyo ngayon kung paano mag-download ng isang YouTube video sa laptop. So, click natin itong Google Chrome. And then, itong YouTube icon. Next, si-search natin yung video na ating i-download. For example, yung ating lesson ngayon, yung Alphabet of Lines sa aking YouTube channel. Ayan. Alphabet of Lines, Paleo Scheme Exploratory Gate 7 and 8. Ayan, i-click lang natin yan. At habang nagpe-play yan, punta tayo dito sa search bar or yung tab bar ng YouTube. Itong youtube.com. I-highlights natin yan. And then, mag-i-insert tayo ng 2 small letter S pagkatapos ng www dot. Okay, and then, enter natin. Pag na-enter na natin, makikita natin itong screen, yung online video downloader. So, dalawang download yung makikita nyo. Itong nasa taas, download, at itong nasa baba. So, ang i-click nyong download ay itong katabi ng MP4 720. So, ito yung i-click nyo. Ayan. So, mapansin nyo dito sa kapoy ng sa kaliwang bahagi ng ating screen, nakikita nyo yung Alphabet of Lines at nagda-download na siya. So, ganyan lang kasimple ang process ng pag-download. Napakasimple lang at napakadali. So, pagkatapos na itong ma-download, kahit offline na ang iyong connection, pwede mo na siyang mapanood. So, i-try natin. Ayan, buksan natin ngayon. Tapos na siya mag-download. Ayun. Ayan na, nagpe-play na siya.
So, nandun na siya sa iyong laptop. At kung gusto niyo mag-download ng iba pang videos, same process lang. Ulitin niyo lang yung ating naging mga steps kanina. So, ganun lang kasimple. At pwedeng-pwede niyo siyang i-apply sa inyong mga laptop. So, balik tayo sa lesson natin. Alphabet of lines. Again, it refers to the different style of line used in drafting to show different features. Ayan, visible line. So, yung visible line natin, ibig sabihin ito, nakikita siya para ma-identify natin yung object doon sa ating dinodrawing. Ayan, sample ng visible line. Yung cutting plane line natin kanina rin sa ating video, ayan ang itsura niya. Pinapakita dito yung imaginary cut with arrow, two arrows. Ayan. Next, ang hidden line natin. Ayan. Hidden line. And then, short and long break line. Ito naman yung nakat yung object na dinodrawing mo. For example, ayan. Ibig sabihin, cut dyan. Next, we have section line. Indicate naman na kapag nakat yung object, meron pang surfaces na makikita doon. And then, the leader line. Dimension line. Ito, madalas nyo itong makita sa mga width, height, at doon thickness. Center line. Makita yung center ng object. Okay. Those alphabet of lines are important in technical drawing to describe clearly and accurate information of the rooms or part of the house. To use the alphabet of lines in housekeeping, make sure that every part is specific to identify the object being drawn. What is the importance of alphabet of lines? Those alphabet of lines are important in technical drawing to describe clearly and accurate information of the rooms or part of the house. So, proceed na tayo ngayon sa ating activity. So, ito naman yung gagawin nyo, activity. Kailangan natin ng bond paper, ruler, at pencil. Layout talaga kayo ng inyong part of the house. O, lalagyan nyo yung name nyo and section. Thank you.
meron akong square dito, ito yung aking refrigerator. And then, meron din akong two circles, ito yung aking chairs. At ito namang rectangle na to, ito ang aming long table. At ito naman sa gilid na maliit na rectangle ulit, ito yung aming back sink. So, ano ibig sabihin ng back sink nga pala, mga anak? Yung term na back sink sa bahay or sink. O, meron ba nakakaalam nun? Ito yung lababo. Ayan. So, kung makapansin nyo, nakalagay dito, kitchen area. Siyempre, nilagyan ko ng mga alphabet of lines. Line at extension line. Ito naman yung hidden lines. Ito naman yung long and short break line. Ito naman yung cutting plane line sa long table. At ito naman yung section line sa ating sink or sa lababo. At yan ang gagawin nyo ngayon. May tanong pa ba, mga anak? Any question regarding sa ating discussion? Activity for today, draw and label the parts and rooms of your house using the concept of alphabet of lines. Okay, for example, patuloy lang yung ginawa ko kanina. Kitchen area yung ginawa ko, pwede rin dining area, bedroom area. Depende sa inyo. Kung ano yung nakikita nyo mga pagamitan doon, drawing nyo lang using mga shape natin. And of course, i-apply natin yung alphabet of lines. Naintindihan ba? Meron ba mga katanungan? O, materials needed. Bond paper, pencil, ruler, eraser para kung magkamali, at sharpener. O, ito naman yung ating scoring rubrics. Kung paano ko i-scoran. Okay, yes. O, may nag-message kasi sa messenger. Okay, kayo. Pero, yung original, yung nakikita talaga sa bahay nyo. Para actual yung na-apply natin sa totoong buhay. And then, huwag nyo kakalimutan yung alphabet of lines. Kasi kasama yun sa ating topic. With connection sa ating housekeeping. Okay? So, balik tayo dito. Kung paano ko i-scoran yung inyong mga output. Yung criteria natin, meron tayong accuracy. So, 20 points. Ito yung scoring description. 20 points para sa limang makapag-drawing ng alphabet of lines. Okay? 5 points kapag nakakita lang ako ng dalawa hanggang tatlong alphabet of lines. And 1 point lang kapag isa lang yung inyong maidodrawing. So, dapat makalima para maka 20 points. Sa neatness, so dapat malinis yung gawa. 5 points. Bibigyan ko ng 5 points para sa mga no erasures. Kailangan nyo, kasama yun sa pag-layout. Next, 3 points naman, 3 erasures. So, kailangan. Kaya meron tayong eraser. Para kung meron mong marurumi dyan, lilinis-linisin nyo yung inyong gawa. At mabibigyan ko lang ng 1 point kapag sobrang dami na or above 5 erasures na nakikita ko. Okay, so highest possible score natin, 25 points. At yung lowest natin, possible score, 2 points lang. So, target natin yung highest, ha? Napakadali lang ng ating activity. Any question? Baka naman iya lang kayo magtanong. Complete the sentence. O, yung makakasagot nito, merong 20 pesos na load. Kunin ko yung number mo, and then, papadala ko yung 20 pesos na load. O, kahit Tagalog. Sino ang makakasagot? I learned that to be able to use the alphabet of lines in housekeeping. Ito rin yung kanina eh. Make sure that it is specific to identify the object being drawn. Okay. So, ganun lang kasimple eh. Sayang naman ng 20 pesos mga anak. Again ha, ito ang inyong idodrawing. Ayan. Sinend ko na yan ngayon sa GC para may guide kayo kung paano siya i-draw. At pagkatapos nyo magawa yung output nyo, send nyo lang sa ating GC para doon ko check-checkan ang inyong mga gawa. Okay. That's all for today. Thank you for listening. God bless you all.
You can now proceed to your next subject. Thank you, 7 Integrity. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you. Congratulations, sir. At saka sa Integrity na mga nag-participate ngayon. Thank you. Thank you po. Sir, ma'am. At dito na po nagtatapos ang ating classroom observation for New Normal. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.